ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas. April 26, 1521, ipinadala ni Dato Zula kay Magellan ang isa sa kanyang mga anak na may kasamang dalawang kambing. Dito naganap ang makasaysayang labanan sa Mactan. Si Zula na nangako sa kanyang paglilingkod sa hari ng Espanya ay tinutulan ng isa pang pinuno, si Lapu-Lapu. Ipinahayag ni Dato Lapu-Lapu na ang Mactan ay hindi magpapasakop sa hari ng Kastila. Nagpadala ng mensahe si Zula kay Magellan na kaya kong pabagsakin si Lapu-Lapu kung padadalan mo ko ng maraming tauhan. Nang matanggap ni Magellan ang mensahe sa isang palakaibigang pakiramdam, nagpa siyang sundin ang pangunguna ni Zula. Umalis si Magellan mula sa Cebu patungong Mactan sa hating gabi kasama ang humigit kumulang 60 lalaki na naka-corselet at helmet kasama ang ilang mga katutubong kaalyado. Dumating ang ekspedisyon sa Mactan bago ang umaga. Sa pulang bukang liwayway ng umaga ay nag-uto si Admiral Magellan na bumaba at 45 lalaki ang lumukso sa tubig. Hinarap nila ang isang mabangis na hukbo na aabot sa 1,500 bilang. Hinati ni Magellan ang kanyang mga tagasunod sa dalawang pangkat. Sinimulan ng mga musketeer at mga crossbowmen ang pag-atake. Ngunit hindi naging epektibo ang pagpapaputok. Ang katutubong hukbo ay gumalaw sa kanilang tulad ng isang ulap, naghagis ng napakaraming sibat. Ang ilan sa kanila ay pinili si Magellan. Binato siya ng mga sibat na patungo sa kanyang katawan. Nang makita ni Magellan na ang lahat ng atake ng kalaban ay patungo sa kanya, hinutusan niya ang kanyang mga tauhan na atakihin at sunugin ang mga bahay ng katutubong. Mga 30 bahay ang nasunog. Ang nakitang apoy ang nagpatali sa mga katutubo at nagdulot sa kanila ng galit laban kay Magellan. Natuklasan ng mga katutubo na ang mga binti ng mga mananakop ay nakalantad at maaari silang masugatan doon ng mga palasong may lason. Isang palasong may lason ang nakatutok kay Magellan. Tinusok siya nito sa binti. Nararamdaman niya ang sugat at alam niya ang importansya nito. Nag-uto si Magellan na umatras sa kanyang mga tauhan. Nagkaroon siya ng matinding gulat at lumipat ang kanyang mga tauhan. Ang hangin ay napuno ng mga palaso, sibat, bato at putik. Sinubukan ng mga Espanyol na tumakas patungo sa kanilang bangka. Sinundan sila ng mga katutubo at ibinuhos ang kanilang galit kay Magellan. 2 beses siyang hinampas ng mga katutubo sa kanyang helmet. Ang iniisip ngayon ni Magellan ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Nakatayo siya sa kanyang sariling poste na nakikipaglaban upang maging ligtas ang kanilang pagurong. Sa gayon ay sinira niya ang pag-atake sa loob ng halos 1 oras hanggang sa halos maiwan siyang mag-isa. Isang katutubo ang biglang sumugod pababa sa kanya na may hawak na sibat ng tungkod. Tinutok niya ito sa kanyang muka. Sinugatan ni Magellan ang katutubo at sinubukang bunutin ang kanyang espada. Ngunit nagtamo siya ng sugat ng sibat sa kanyang braso at nabigo ang kanyang lakas. Nang makita siyang nanghina, sinugod siya ng katutubo at binala siya sa lupa gamit ang isang espada. Ang mga katutubo na yon ay pumunta sa kanya at binato siya ng maraming sibat. Sinubukan niyang bumangon upang tignan kung ligtas ang kanyang mga tauhan. Hindi siya humingi ng tulong, ngunit hanggang sa uli ay sinikap niyang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Sa katunayan, hindi niya kailanman inisip ang kanyang sarili sa ganitong labanan. Ito ay sa gayon ang kanyang buhay ay nawala at ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Naiwang patay si Ferdinand Magellan sa buhangin noong April 27, 1521. Tumanggi ang mga katutubo na isuko ang kanyang katawan. 8 sa kanyang sariling mga tauhan at 4 na katutubong kaalyado ang naging Kristiyano na namatay kasama niya. May isang tao na tapat sa admiral hanggang sa wakas. Siya ang nasugatan kasama niya, ngunit nakaligtas. Siya ang nakasaksi sa huling hininga ni Ferdinand Magellan. Para sa mga nagnanais na makahanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan, maaari niyong i-browse ang aming mga videos. Dahil si Knowledge Power TV ay gumagawa ng mga paksa gaya ng kasaysayan, mga trivia, current issues, at video lesson. Huwag rin kalimutang i-like,
mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos namin. Maraming salamat!